Sotang Hoon. Halo-halong gulay na yan. Clear talaga siya. Parang tubig lang talaga siya. Andito tayo ngayon sa Quiapo. So, madami tayong pupuntahan. So, first na pupuntahan namin ay yung Palabok. Jolly Palabok ata yun. Nakalimutan ko na Jolly Dada. Basta ayun, napakainit guys. Kaya tara na, simulan na natin itong food trip na to. A few moments later. Finally guys, nakaupo na kami ngayon dito sa Jolly Dada. Sayang pang 100 kami, by the way. So, grabe talaga haba ng pila dito. Much better kung pupunta kayo dito na mas maaga kasi pagdating ng mga hapon, mas mahaba pa yung pila. 12 o'clock kami nandito. And siguro mga 20 minutes bago kami nakaupo. So, pwede na, hindi ganun katagal. Pero ngayon, humahaba na ng bongga sa labas. Anyway, so simulan na natin tong Palabok. Actually, kumain na ako. Nag-film na ako kanina para sa Facebook. So, ituloy natin yung pagkain natin. And itong Palabok nila, guys, meron siyang itlog, meron siyang squid, pork chicharon. Hindi ko na alam kung ano pa yung mga nilagay nila dito. Basta, ayan. Malapot, sobrang lapot ng sauce niya. Parang for me, kakaiba yung lasa ng Palabok niya. So, natitikman kong Palabok sa iba. Compare sa Palabok ni Mami, iba. May kakaiba. Masarap daw yun sa kanya. Pero okay naman siya. Meron kasi na squid talaga na nilalagay nila. Ayaw talaga magpatalo. Pero naubos niya. Madami pa tayong pupuntahan mamaya. Palabok agad ang tinira namin ngayon. Hindi ako naglalagay ng kalamansi sa Palabok. Gusto ko kasi meron siyang pusit na nilalagay pa dito. Hindi yung sauce lang talaga. Kumbaga, parang dami niyang ingredients na nilagay dito. Hindi lang yung sauce yung nagpapalasa sa kanya. Kasi nagpapalasa din yung pusit na nilagay nila. And yung chicharon. Hindi lang dahil sa sauce, kaya siya malasa. Hindi tinipid sa Ricardo tong Palabok nila. 70 pesos lang guys, di ba? Hindi tinipid yung Ricardo ng ano, Palabok ni Jolly Dada. So, andito naman kami ngayon guys sa the famous Sotang Hoon in Quiapo. So, kung kanina kumain tayo ng Palabok, ngayon naman Sotang Hoon. So, noodle overload tayo for today's video. So, tara tikman na natin yung Sotang Hoon nila dito. At yung Sotang Hoon guys, ang in-order namin is yung overload. So, yung overload may kasama siyang pork belly and egg. Yung price nito guys, 70 pesos. Katulad din sa Palabok kanina, 70. So, same price lang din. Sotang Hoon. Nakain ko na guys yung itlog. Tikman naman natin itong lead shot lang. Kainin, nagbablog din. Uy, yung sarap ng Sotang Hoon nila dito. Sobrang lasa. Halagang 50 pesos ulit ha. Mas masarap pa siya kaysa doon sa Palabok kanina. Yung Jolly Dada Palabok, mas masarap yung Sotang Hoon guys. Pero doon kasi sa Jolly Dada, sobrang haba ng pila. Pero dito sa Sotang Hoon, saglit lang. May upuan ka na agad. Pero mas nag-enjoy ako ngayon dito sa ano, Sotang Hoon. Dito pa by the way, malapit sa simbahan, itong Sotang Hoon. Actually, lahat ng tao, pag tinanungan nyo na, asan yung Sotang Hoon, alam na nila. Tuturo na nila sa'yo kung saan banda. Kasi kanina nagtanong lang din kami. Unlimited to, kuya. Unlimited soup. Pwede kayo magpa-refill sa mga mahilig sa sabaw. Ayan. So, naka-order na kami guys dito sa Fresh Lumpia, dito sa Quiapo. Ayan, ito daw yung kilala dito na Fresh Lumpia. And natikman na rin ni Mami Nancy, ayan, Globe. Globe Fresh Lumpia, dito siya sa Quiapo. So, try na natin to.
Siguro from Quiapo Church, mga 5 minutes walk lang, nandito ka na. So try na natin yung kanilang lumpia. Manamis na miss siya, no? Manamis na miss tong lumpia nila. Tsaka mag-garlic talaga. Tapos siguro may sugar, yung ano tawag doon sa parang sotanghon na? Yung puti. Yung bihon na fry. Meron siyang bihon na nilagay din, tapos may parang halong sugar. Kaya siguro siya matamis. Nori, parang gano'n, seaweed. Seaweed yun. Yung seaweed siya. Tapos meron siyang lettuce, carrot, syempre, ayan. Halo-halong gulay na yan. Ubod ba yun? Yan, ubod. Tapos, yung sauce guys, hindi mo na kailangan maglagay pa ng sauce dito. Kasi meron na siyang halong sauce sa loob. Pagka-roll niya, meron ng sauce sa loob. Ubod ba yun? Pangalawa ko na to guys actually. So meron siyang hint ng anghang din. Pero mas nangingibabaw yung tamis na lasa niya. Crap. Divisoria para tikman yung magic water ni Ate Baby. Ayan. So, as you can see guys, clear lang siya. Ayan, clear talaga siya. Parang tubig lang talaga siya. Pero pag tinikman natin, Gulaman. Lasang gulaman. Gulaman na puti. Pero refreshing naman. Meron talaga siyang gulaman. May jelly talaga siya. Meron siyang jelly talaga. May gelatin siya. Meron siyang clear na gelatin. Kaya pag nakikita niyo talaga, wala kang makikita kahit anong color. Clear lang talaga siya kasi yung gulaman niya, clear din yung color. Kaya magic water kasi para lang siya ng tubig pero pag tinikman mo, lasang gulaman. At may gulaman. Gulaman talaga. Pero refreshing siya. Hindi siya yung sobrang tamis na gulaman. Sakto lang yung timpla. So, ayan guys, tapos na kami mag-food trip dito sa Quiapo. So, ilan lang napuntahan natin? Yung Palabok, yung Sotanghon, yung Lumpia. At pumunta na rin kami kanina sa Divisoria kasi malapit lang din naman dito sa Quiapo. Ang tinikman lang namin dun sa Divisoria guys, yung Magic Water ni Ate Baby. So, sana nag-enjoy kayo sa food trip natin ngayon. So, comment below kung saan nyo pa ako gustong pumunta para mag-food trip. Puntahan natin yan. Tikman natin din yung mga pagkain nila. So, thanks guys again for watch at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel at para update kayo sa mga videos na i-upload ko, tap the bell icon. So, I'll see you guys again. Bye!